Sa magandang araw sa sign ng Taurus, lalo sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, maligayang kaarawan sa inyong lahat. At ngayon, tayo ay magtanong, okay? Mag-request tayo sa universe ng inyong magandang reading ngayon at sa mga darating pang araw ng buwan ng Mayo. Dear Universe, ano po ba ang kaganapang napakagandang magaganap sa buhay ng mga Taurus? Yan. So si Lola, bukas ay wala. Oo, pagpapasinsyahan nyo, ako'y pupunta sa sementeryo. Kasama ko si Lolo. Magdadala po kami ng bulaklak doon sa aking bianan. Patay na yung dalawa kong bianan eh. Yan. Universe, ano po ba ang inyong napakagandang hatid na balita sa mahal na Taurus? Yan. Meron tayong The Star, Four of Swords, Nine of Wands. So, yung pong inyong star, yung inyong mga hinihingi, yung wish, yung hope para sa iba sa inyo. Yan. Yung inyo pong nahingi kayo dito ng healing. Oo, yung iba sa inyo. Yan. Siguro, baka merong iba sa inyo nagdadamdam. Oo, may mga dinadalang sakit sa puso na kayo'y humihingi ng pagpapatawad. Kumbaga sana parang inyong puso ay magluag. Yan. Parang inyong puso ay magkaroon ng kapatawaran. Mapatawad man ninyo kung sino itong mga nagkasala sa inyo. Yan. Oo. Maluwag na pagtanggap. Positivity. Yun po. Oo. So, ang iba po sa inyo, may mga, yung bagang, ang inyong inspirasyon. Maaring ang iba sa inyo, may mga, inspirasyon na gusto ninyong marating yan sa inyong buhay. So, titingnan natin dito ha. So, the Four of Swords is about your emotion, your thoughts. Your thoughts, your emotion. Your, yung tinatawag nila na pakikipagbaka. Yan, oo. Kaya pala dito ay nahingi kayo ng healing. Yan. Kumbaga sa ano, baka may mga nagkasala sa inyo. Yan. Kumbaga sa ano'y nagdadasal kayo sa Diyos na ito'y maluwalhati ninyong matanggap. Oo. Kung kaya't dito'y may Four of Swords. Kumbaga sa ano'y, ang iba sa inyo, ito'y inilalatag nyo na sa Panginoon. Kayo na ang bahala. Oo. They will be done. Kumbaga sa ano'y magkaroon ng kapatawaran. Oo. Kung sino man itong mga nagkasala sa inyo. Yaan. Oo. Maaring nga iba sa inyo dito ay nagpaplano. Oo. Kung kayo narito sa posisyon ng Four of Swords, kayo ay nagpaplano para sa inyong kinabukasan, ang iba sa inyo. Yaan. Kumbaga sa ano yung iba sa inyo, o kumbaga sa ano, nire-regrouping ninyo yung inyong damdamin. Yaan. Baka ang inyong damdamin ay meron kayo yung kumbaga sa ano, mix, yung bagang naghalo-halong mga emosyon. Oo, yaan. Kumbaga sa ano, kailangan ang inyong emosyon ay bumalik uli. Oo, kumbaga sa computer, yung scanning, oo. Kumbaga, di ba, pinaandar natin yung scanning sa computer, yaan. So, winawalis, delete, yaan. Hanggang sa malinis uli, yaan. Yung gang pinakapuso ng computer. Iyan yung ating pinakapuso. Kumbaga sa ano, kaya tayo na sa posisyon ng Four of Swords, oo. Atin ang itong pinakakawalan, nile-let go na natin. Kung ano man itong mga basurang nakapagdulot sa ating puso, yan, ng kalungkutan, ng kabigatan, ng problema, nako Santa Maria, ano ba yan? Anxiety, stress, yan, oo. So, dito naman po tayo sa Nine of Wands na tinatawag. Meron ditong tinatawag na pagod. Maaring ang inyong ang iba sa inyo ay pagod, napapagod. Yaan. So, parang ang nakikita ko dito is more on inyong career. Oo, napapagod kayo. Yaan. Oo. Kumbaga sa inyo, iba sa inyo ay parang drained. Masyadong na-drained.
Oo, kung baka saan ay yung inyong energy ay bumagsak. Oo. So kailangan kaya nga dito sa Four of Swords, kailangan kaya kayo'y nakahiga, iniaakyat niyo uli yung inyong energy frequency or yung tinatawag na vibration energy. O kung baga sa mga Katoliko, yung inyong spiritual energy. Yan. Iniaakyat yung uli. Oo. Kung baga sa lahat ng mga basura, kagaya ng stress, ng anguish, ng mga depression, kung ano-ano baga ito, yan. Ano baga? Anxieties, yan. Fear, nililinis nyo. Kasi yan ang nakakapagpabagsak ng inyong spirituality or yung inyong energy. Yung ating frequency energy sa katawan ay bumababa. Pag ito'y bumababa, nasisira, nagkakasakit ang ating aura na pumoprotekta sa ating pangkulusugan. Yan. Once na nagkasakit ang ating aura na pumoprotekta sa ating yung gang ating tinatawag na spirituality or energy frequency, diyan na pumapasok yung mga anxieties, fear, depression. Kung kaya't kayo'y narito sa posisyon ng Four of Swords, dahil dito'y kayo'y nag-iipon uli, yan, iniipon niyo uli yung inyong lakas. Kung baga nga sa computer, dinidelete, delete, delete, yan, para clear, malinis, mabilis uli, magkaroon ng speed, yan. So makagawa uli kayo ng bagong plano, makapag-isip kayo ng malinis, makapag-isip kayo ng ayos, yan, oo. So dito nakikita rin naman dito, yung gang, ang iba sa inyo, malapit na sa success, oo. Malapit na po kayo, pumunta doon sa success, kung ano man po itong inyong pinagpaplanuhan, kung ano man po itong inyong hanap buhay na, ay anak, aking asawa, nanguusyuso. Si Bunlolay, kung ano po itong inyong pinagkakaabalahan, malapit na po ito sa success. Yan. Ito po para sa iba. Yan. Kung kayo man na halimbawa may mga negosyo, ito pa'y malapit na. Malapit na po ito mag-success. Yan. So, ang iba po sa inyo, yan. Kung baga sa ano'y, kasi ito'y nakikita ko negosyo ha, sa karir ha. Kung baga sa inyo, yung mga nakalipas ninyo, kung inyong titingnan, yan. Kung inyong titingnan ang inyong mga failure noong mga nakalipas, yan. Ay gayon, ay very close na sa success. Yan. Napakaganda, ano? Oo. So, ibig sabihin, you learn. Kung baga sa ano, natututo na kayo. Mm-mm. Doon sa mga nakalipas ninyo na failures, yan. Kung kaya ngayon, nalapit na ang success. Oo. Halimbawa, ito'y sa negosyo. Okay? O kaya naman ito'y sa hanap buhay. Oo, nagkaroon ng failure. Yan. So ito, kumbaga sa ano, natututo na kayo dito kung ano man itong mga nakalipas ninyo na failure na ito ngayon naman ay nagdadala sa inyo sa success. Abay, napakaganda, ano? So dito naman, meron po tayo dito tinatawag na Two of Swords, Three of Cups, and Queen of Cups. So ito'y about your emotions, relationships, at saka yung inyong karir. So, dito magkakaroon ng reunion, magkakaroon ng celebration, maaaring merong umuwi, maaaring dito ay merong magtagumpay, kaya merong celebrations. Maaaring dito ay merong ang iba sa inyo gusto ng mga negosyante. Yan. So, kayo ay confident, yung iba sa inyo confident dito sa nakikita na bubuo ninyong, bubuksan ninyong negosyo. Yan, yung sa iba sa inyo. Yan. So dito naman merong nakikita dito na maaring may mga tumulong sa inyo. Yan. May mga tumulong sa inyo. Mm-mm. Na ito'y mga ano tawag dito, very loyal. Baka ito'y mga close family, close friends. Yan. Sila magiging generous sa inyo dahil nakita 'yung inyong kumbaga sa ano 'yung potential nyo. Oo. Maaring siguro maganda 'yung kasi may foresight dito nakikita about your business kasi parang meron ditong gusto nitong parang ito'y negosyo. Oo. Ngayon nakita
parang ito yung mga taong nakapalibot sa inyo nakita. Oo, kung ano baga itong nasa isip mo na napakaganda. So, magiging generous sila sa inyo. Maaring sila ay magbigay o kaya magpahiram o kaya maging partnership ninyo. Yan. So, dito sama sa nakikita ko dito. Meron ditong mga, anong tawag dito? Parang gatherings, yan. Wedding, yan. So, maaaring ang iba sa inyo magpapakasal. It's about relationship. It's about emotions. Yan. So, maaaring ang iba dito sa inyo ay magiging maligaya dahil nakatapos na sa pag-aaral. Diba? Maganda. So, maligayang kaarawan sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday.